makakasama, alam nyo bang, batay survey ng National Youth Commission, 26% ng kabataan, 15 hanggang 17 taong gulang ang napipilitang mag-drop out sa pag-aaral dahil sa kahirapan. Ako po si Rod Marcelino at welcome po sa Radyo Mo sa Nutrisyon. Malusog na katawan, nutrisyon ang kailangan. Malusog na isipan, nutrisyon ang kasagutan. Para sa malusog na mamamayan, gusto nutrisyon ang katuparan. Gute mete! Ayan sa inyo riyan sa Luxembourg at sa ating mga kaibigan sa Russian. Mga kaibigang Russian, mga kasama Dobry Jen. Ayan. At isang naimbag amalem sa mahusay, matalino, matulungin partner ko, mga kasama nating sa lahat sa nutrisyon, ang Executive Director po ng National Nutrition Council, si Health Assistant Secretary Bernie Flores. Ma'am Bernie, magandang hapon. Magandang hapon din sa iyo, Rod. Merry Christmas na dapat ang ating batian. Ano, no? Bilis-bilis ng araw. 26 na lang ba? 23 or 22? Hindi ko muna binabantayan. Okay, magandang hapon din po sa mga palagyang nakikinig sa Radyo Mo sa Nutrisyon dito sa Metro Manila sa DZXL 558 kHz AM. Sa buong Pilipinas din, sa mga nakikinig dito sa ating mga Nutriskwela community radio stations mula Ilocos Sur sa Region 1 ng Isabela City, Basilan sa Autonomous Region in Muslim Mindanao at sa buong mundo via www.rmnnews.com live streaming. Correct. Kaya yung intro ng pagbati natin sa kanila mula iba't ibang lugar. Mga kaibigan, nung nakarang Sabado ay tinalakay natin ng bahagya ang Early Childhood Care and Development na naka-focus po sa mga bata ang edad ay 9 years old pababa. E ngayon naman, ang ating pag-usapan, ang well-being ng mga kabataan 10 taong gulang pataas. Pataas naman. Ang episode po natin ngayon, mga kaibigan, ay masasabing advance o primer para sa selebrasyon ng National Youth Health Day na ipinagdiriwang sa susunod na Sabado, December 10. Kaya mga kasama, yayayain nyo nang makinig ang inyong mga preteeners at teenagers. Siguradong marami silang makikinabang po sa ating pag-uusapan ngayong hapon. Oo, kasi Rod, malawak-lawak yung ating paksa na magbibigay pansin sa iba't ibang aspeto na nakakaapekto sa mga adolescent, kabilang na dyan ang edukasyon, oportunidad nila sa trabaho, sa kanilang personal na relationships, o yung pakikipag-ugnayan nila sa kapwa, and of course, sa nutrition. Critical talagang stage ng buhay ang adolescent, di po ba, Ma'am Bernie? Oo, Rod, kasi yun ang panahong nagsisimula ng mag-mature ang isang tao, physically at saka mentally. Ito rin yung panahon kung kailan nangyayari yung second and final growth spurt. Kaya napaka-importante ang nutrisyon sa puntong ito. Mm-hmm. Lahat ng stimuli na kanyang nararanasan, nararamdaman, hanggang sa mga uri ng pagkain kinakain, pati yung kanyang lifestyle choices ay malaki. Malaki yung papel sa paghubog ng kanyang adult life. Ayun. Paano po na-address ng gobyerno ang pangangailangan ng ating mga kabataan? Yung malaking responsibility na yan, Rod, ay nakaatang sa isang ahensya na sadyang nilikha para tutukan ang kalagayan at sitwasyon ng mga kabataan. At ang ahensya ng pamahalaan na yan ay tinatawag nating National Youth Commission. At ang ating guest resource person sa hapong ito ay si Ms. Georgina Nava, Commissioner representing Luzon ng National Youth Commission. Wala man siya dito sa ating himpilan, ay nagpaunlak naman siya makausap natin sa pamamagitan ng phone patch. Good afternoon po, Commissioner Nava, at welcome po sa Radyo Mo sa Nutrisyon. Si Asek Bernie Flores po ito. Magandang hapon, Asek Bernie, at saka paano ba tatawagin natin? Manong Rod. Kuya Rod na lang po, Commissioner. Commissioner, bata pa rin po si Rod, kaya baka kahit wala na yung kuya o manong. Rod na lang po. Okay, magandang tanghali po, Rod, at Asek Bernie, at lahat po ng ating mga tagapakinig dito sa DZXL 558 kHz. Opo. Okay, Commissioner. Ano po ang National Youth Commission? Ano po ang mandato nito?
Opo, ang National Youth Commission po, ang Pambansang Komisyong Pangkabataan, mm-hmm. ay kinuha po namin ang aming mandato mula sa Republic Act 8044 na siyang itinasa noong 1995, o yung tinatawag mm-hmm. na Youth in Nation Building Act. Mm-hmm. Ang mandato po talaga ng NYC, ang sinasakupan po namin sa mga sa sektor ng pangkabataan, ano po, ang edad po na nakalagay talaga sa batas ay yung 15 to 30 years old. Kaya kung kayo po ay hanggang 30 years old pa lang, kayo'y kasama pa. Rod, bata ka pa! 15 to 30. Muntika, nagmuntika na na po, Commissioner. Nasa youth, okay. Nasa ang youth ano ako. Ang mandato natin ay ang mag-produce po ng mga polisiyang pangkabataan para sa kabubuti po ng kabataan ng ating bansa at saka po mag-coordinate ng iba't ibang programa ng gobyerno para sa sektor. Meron, meron po kayo, Commissioner, ng mga katuwang na ahensya sa pagsagawa ng inyong naatasan na tungkulin? Opo, marami po yan. Ano? Opo. Under the Office of the President on National Youth Commission ayon sa batas, mm-hmm. 2 years ago po, ini-attach din ang NYC sa DSWD para sa delivery ng basic services para sa age range po na sumasaklaw ng kabataan dun sa mga binibigyan ng DSWD. Mm-hmm. Pagdating po sa poverty eradication and employment generation para sa ating mga kabataan, katuwang natin ang NEDA o National Economic Development Authority, ang NAPSI o National Anti-Poverty mm-hmm. Commission, ang DOLE o Department of Labor and Employment, ang Philippine Overseas Employment Authority o POEA at saka ang LGUs. Pagdating po sa youth training, formal education and value formation, kasama po natin ang DepEd, ang SED, ang TESDA, ang DOLE ulit, ang Department of National Defense, and again, the local government unit. Youth and gender equality po ang pinag-uusapan natin. Kasama natin ang Philippine Commission on Women. Women, opo. Opo. Ang Youth Health and Nutrition, siyempre kasama natin ang Department of Health, ang National Nutrition Council, opo. Ang Population Commission of PopCom, kasama pa rin ang DepEd, ang iba't ibang mga eskwelahan, ang SED, and again, the LGUs. Pag sinabi po natin na youth and the protection of the environment, kasama natin primarily, siyempre, ang DENR, mm-hmm. again, ang DepEd, a National Climate Change Commission, ang NDRRNC. Ayan, kasama rin natin. Opo. Napakalawak. Ang pagkakitin po ng youth sa mga community and societal activities, siyempre, kasama natin ang SK National Federation, ang Regional Development Council, sa Regional Advisory Council, at ang iba't iba pa pong legislative bodies. Tatlo na lang. Pag sinabi natin programs for special youth groups, National Council on Disability Affairs, ang NCIP o Commission on Indigenous People, ang Office of the Presidential Advisor on the Peace Process, kasama rin po. Pagka strengthening youth participation in governance, siyempre kasama natin ang Department of the Interior and Local Government, o DILG, at ang SK, at defining the role of the youth in planning, research, mobilization, and budgeting. Kasama pa rin natin ang NEDA, ang Department of Finance, ang Department of Budget and Management, and again po, yung iba't iba po natin local na pamahalaan. Okay. So hindi lang pala yung hindi lang nag-iisa Commissioner, yung National huminga ka muna, Commissioner. Ang dami palang katuwang sila. Napagod kayo. Ma'am, para pala kayong kabinete, no? Buong kabinete. Pero sa dami ng involved na, opo, napakalawak pala, oo. So, paano po tinutugon naman yung mga, limbawa po, do you work through the agencies na nabanggit ninyo? O meron din kayo ng mga sariling mga programa na ini-implement? Opo. Dahil nga tayo po ay policy producing and policy coordination and program coordination agency, syempre dinadraft po natin unang-una yung Philippine Youth Development Plan na siyang nakaangkla sa ating Philippine Development Plan. Ang conduct po ng National Youth Study, kung saan tingnan natin kung ano ba yung sitwasyon po noon ng kabataan Pinoy galing sa kanilang perspektibo mismo. Tapos, yun nga po, nagpo-coordinate tayo ng mga programa through the different ages, pero meron din po ang sariling programa, ang National Youth Commission, katulad ng pag-recognize po ng mga organisasyon pang kabataan na gumagawa ng makabuluhan ng magaling sa kanilang mga lokalidad at komunidad o yung 10 accomplished youth organization. Kasama po yan. Yung pong iba natin mga international programs kung saan
yung pong ilang kabataan eh, pinipalad naman po na mapadala natin sa ibang bansa for short-term trainings or exchange programs kasama po yan sa National Youth Commission. At marami ba po ibang programa na pwede pong tingnan na ating mga kabataan na mahilig ngayong mag-serve sa internet, ano po? Ano sabihin ko na yung aming website para mas maintindihan po. Sige po, ito po ay www.nyc.gov.ph. Okay. Opo. Oh, sige po. Okay, so Commissioner, paano naman ninyo minomonitor ang mga programa para sa mga kabataan po? Ayan. Rob, ang ginagawa po namin na meron tayong ipinamahagi na monitoring and evaluation tool sa ating mga ahensya po. Mm-hmm. At saka doon sa ibang participating na youth organizations at saka youth serving organizations kasama ang ibang pamahalaang lokal. Nagbibigay po tayo ng monitoring and evaluation tool. Mm-hmm. Kasi sila pang nila yun, sinasabi nila ano ba yung polisiya at yung programang pangkabataan na kanilang itinutupad. Okay. Tapos inireflect po natin yan sa Philippine Youth Development Plan at saka ipinamahagi din natin ang report na yan sa mismong sektor ng pangkabataan at yung youth serving institutions din po. Uh-huh. Oh, Commissioner, si Asik Bernie naman po ito. Dito po sa pagmomonitor nyo ng mga programa at saka mga sitwasyon ng kabataan, ano po ba sa tingin nyo yung pinaka priority problem ng kabataan ngayon? Ayan. Nung umikot po kami, nag-regional consultation kami sa lahat ng rehiyon po sa Pilipinas ng July at saka ng August, nalaman po natin na yung mga isyong pangkabataan, ang tinutukan nila, una-una pa rin na riyan ang isyo ng edukasyon. Mm, yan, talagang malaki po ang ng kabataan dyan. Tingnan nila na ito, again, ang kinakailangan ng pinakamalaking bahagi daw ng ating national budget. Tapos makikita natin na 61 to 64% ng mga kabataan across all ages of the youth, which is 15 to 30 years old, ang sinasabi na gusto namin makapag-aral kung kami mabibigyan ng pagkakataon. Kasi 60% po na age group ng 15 to 17 ay nagda-drop out po. Dahil po to bunsod po ito, Ma'am Commissioner, na sa ano? Bakit sila nagdra-drop out? Ayan, ang sinabi po ng 26% ng 15 to 17 years old, mm-hmm, at saka 48% doon sa 25 to 30 years old, tapos yung 18 to 24, 39 to 48% po, sinabi nila na nagdra-drop out nga sila due to financial reasons talaga. Ah, kahirapan. Kahirapan talaga, okay. Pinakadahilan. Oo. Tapos pagkatapos po nung dropout as the main problem, ano ba po ang one or two more major problems na besetting the youth ngayong panahon? Ang nakikita nila ay yung mga kabataan natin, talagang conscious din po sila pagdating ng employment dahil tinitingnan nila kung hindi naman ako makakapag-aral, sana makakatrabaho ako upang matagunan namin yung pang-araw-araw na pangangailangan ng aming pamilya o kaya makatulong ako na may ahon ng aking pamilya sa kahirapan o meron pa nga po ibang kabataan mismo, kahit hindi muna ako mag-aral, ako po ay makapagtrabaho para matulungan ang pag-aaral ng kapatid o kahit ng pinsan. Oo, yan pa rin. Okay. Family pa rin. Ano? Ma'am Commissioner. Ma'am Commissioner, meron po tayo ng phone-in question. Pagbigyan po natin si Lloyd Gomez, galing po sa La Union. Ang tanong po niya, ano-anong kaso po ang pwedeng ilapit sa National Youth Commission? Ano kaya itong kaso na to? Huwag naman siguro criminal case. Ano? Sa pulis po pagkakaso. Siguro baka problema yan. Kaya kung problema. Problema ng mga kabataan. Pero siguro Kung ano yung pwede nilang ilapit o itanong sa National Youth Commission, ganito po, pwede po sila magtanong tungkol sa polisiya at mga programang pangkabataan at sana po yung masasagot namin sila ng kumpleto tungkol dyan. Halimbawa, magtatanong sila ano bang scholarship meron, opportunity para sa amin. Yan po yung naibigay namin. Uh-oh. At yung iba pang data tungkol sa ibang youth studies, ayan, pwede natin ibigay. At saka, kung may tanong sila ng, halimbawa, kung napapatupan ba ang yung representation ng
Partisipasyon ng mga kabataan ano opo yan sa development oo tama po yun oo siguro limited lang tayo ng mandate ano wala po kaming ano talaga pondo para sa scholarship sa diretso at wala pong pondo to assist various youth organizations wala pong you know wala tayong pondo na ipapamahagi po sa mga kabataan. Pwede commissioner pero pwede po commissioner na ano na mag-refer ang commission di po ba sa mga relevant agencies kung may mga problema yung mga kabataan. Ano po? Kaya yung iba nating private institutions na nakahandang tumulong. Opo. Oo. So, Mr. Lloyd Gomez, kasi nakikinig ka naman, kung talagang meron kang gustong ilapit, ano, paki-specify na lang ano ba talaga yung tanong mo, ha? Bago tayo, ano, para mas maganda yung sagot ng ating commissioner guest. Okay, mga kasama. Kung may tanong po kayo para kay Commissioner Nava o kay Asig Bernie Flores, pwede ninyong isend ang inyong mga katanungan sa ating text line 0908-862-6618 o tumawag po sa 882-2374. Okay, Commissioner, sandali lang po ah. Magbe-break po tayo sandali. Pero para sa ating text question of the day, kailan po ba natin sineselebrate ang National Youth Health Day? Yan po ang ating tanong. Binanggit yan kanina ni Asig Bernie, yung selebrasyon ng National Youth Health Day. Kung alam ninyo ang sagot mga kasama, i-text lang po ang sagot. Ganitong format ang inyong full name, space, address, space po. At isend sa 0908-862-6618. Magbabalik po ang radyo mo sa Nutrisyon. Radyo mo sa Nutrisyon. Radyo mo sa Nutrisyon. Sina Asek Bernie Flores, Executive Director ng National Nutrition Council, at si Roderick Marcelino sa programang Radyo mo sa Nutrisyon. Okay, welcome pong muli sa Radyo mo sa Nutrisyon at ang atin pong bisita na nasa kabilang linya ng telepono ay si Miss Georgina Nava, ang Commissioner representing Luzon ng National Youth Commission. Okay, Commissioner Nava, meron po ulit tayo ng isang phone-in question. Ito naman galing kay Ms. Gemma Fallo ng Paranaque. At ang tanong po niya, matagal na po ba ang National Youth Commission? Bakit ngayon ko lang nabalitaan? Ayan, magandang katanong lang po yan. Ano? Oo, ngayon lang yan alam. Kaka-celebrate lang ng, ng National Youth Commission ng aming 16th anniversary. So, teenager na. Teenager. Sweet 16. Oo, sweet 16. Ang NYC. Opo. Itinatagpo noong 1995. Medyo hindi nga po sikat ang ahensya masyado, kaya ito yung aming gusto talaga natutukan din ngayon para mas malaman ng mas maraming kabataan kung ano ba ang ginagawa ng pamahalaan para sa sektor ng kabataan. Tama, tama. Ngayon lang po ang aming, kumbaga ang aming pinaka ano ba tawag dito motto slogan ay National Youth Commission po ang voice and advocate of the youth. Ayan, kasi commissioner ang nakilala yata yung SK, oo. Correct. Opo. Yun lang ang alam nila. Yun lang ang alam ng karamihan. Pero at least, dahil po sa radyo mo sa Nutrisyon, Gemma, di ba? Ngayon, nakilala mo ang National Youth Commission dahil sa kita mo naman, kahit busy ang ating commissioner representing Luzon, na pumayag siya na maging guest natin, kahit naman sa sa phone patch interview lang. Okay, balikan natin ang ating discussion, Commissioner Nava. Opo. Ano po yung rationale sa likod naman ng National Youth Health Day? Okay. Ang National Youth Health Day po ay ating sineselebrate nga. Ay, naku, di ba kasama sa sa text question? Hindi po. Huwag mo sabihin yung date. Muntik, buti na lang. Ang galing talaga ni Commissioner. Na, baka, mamaya. She stopped herself. Oo, tama po. Ang National Youth Day, alinsunod po ito, di ba, sa Proclamation number 99 na ibinahagi po o pinirmahan ni dating Pangulong Fidel Ramos sa December 23, 1992, yung tinatawag na Linggo ng Kabataan. Opo. So, dun po, within the Linggo ng Kabataan, ay sineselebrate natin ang National Youth Health Day. Ang Linggo ng Kabataan ay sineselebrate on the second week of December of every year. Ayan, wala akong date na sinabi na yun. Sige po. Okay. Ano naman po ang mga aktibidad sa nasabing celebration, Commissioner?
na inihanda ninyo? Opo, every year po, opo, ang lead agency talaga sa National Youth Health Day ay, syempre, ang Department of Health. Mm-hmm. Tapos, isinasama po ang mga activities niya, pangkabataan, pagdating sa pangkalusugan every year. Kumbaga, sinasabihan din namin ang Sandunian Kabataan National Celebration na kasama tong issue na pangkalusugan pagdating sa Linggo ng Kabataan. So, ang mga activities niyan, syempre, kailangan i-announce natin na National Youth Health Day at mm-hmm. sinakailangan na alagaan ng kabataan ng kanilang kalusugan, ng kanilang buhay. Opo, may mga trainings tayo para po sa life skills ng ating mga adolescents. Okay. Primarily, yung adolescents talaga yung pinatutunguhan po ng National Youth Health Day. Uso-uso rin po ngayon yung mga fun run at saka fun walk. Diba? Kung hindi tumatakot doon yan, pwede po mag-walk. Walk and run. Opo. Opo, walk and run. Yan yan. Isinasama na rin natin ngayon yung education po tungkol sa HIV o sexually transmitted infections, lalo-lalo na po dahil ng December 1, diba? Tayo po ay kinomemorate rin. Hindi na sinelebrate, diba? Kinomemorate natin ang AIDS Day. Opo. Kasi medyo malaking problema po natin sa Pilipinas yun kasi tumataas yung incidence. Opo. At sa mga kabataan. Ngayon, yung mga kabataan na nasa Visayas, yung huli natin nakuha na. Opo. So kasama rin ang activities, syempre ang ating anti-drug activities o anti-substance abuse activities, mm-hmm. nutritional deficiencies, opo. Kasama rin po dyan. Opo. Yun po ating ngayon, meron tayong fight against malnutrition and even childhood or adolescent obesity. Opo, yan. Ating mga healthy lifestyle. Healthy lifestyle. Opo, healthy lifestyle kailangan. Mm-hmm. Opo. Yung activities po para doon sa mga kabataan na yung mga tinatawag natin na youth with special needs or persons with disability. Yan, itong week na rin po natin na ito. Kinukommemorate at nagkakaroon tayo ng iba't ibang activities upang matugunan yung sitwasyon po ng ating mga kabataan with disabilities. So sa pag-celebrate po natin ng National Youth Health Day, kasama rin po sa mga regions, iba-ibang lalawigan din, Commissioner Nava? Opo. I-celebrate din. Buong Pilipinas. Actually, sa susunod na Sabado po ay meron din ng run naman. Run for breastfeeding, run and save a life. Mm-hmm. Oo. Ito naman sa pagtulungan ng United Nations at saka yung Millennium Development Goal Fund, mga projects po. Oo. Kaya kasama rin kami dyan. So, ini-invite namin ang mga kabataan na nakikinig, kagaya ni Gemma at saka ni Lloyd, na pumunta kayo sa Quirino Grandstand, 5 o'clock ang registration, 6 o'clock ang start ng ating pwedeng run at pwedeng walk. At makibahagi. Ma'am, kayo rin po, invited din po kayo, Commissioner Nava. Sige po, maraming salamat. Sige po. Ayan, di ba? Sinusugunan din natin ng ating National Youth Health Day, syempre pa. Yung ilang mga kinakailangan sugunan natin yan, sinasabi niyo nga po, Ate Bernie, yung sa ating Millennium Development Goal. Mm-hmm. Halimbawa, ito na nga, MDG4, which is eliminating physical and other forms of health injuries among the youth. Yan, sinasagot din po yan during the National Youth Health Day. Yung MDG6, para sa reducing adverse effects of risky behavior and other diseases. Correct. Kasama na nga dito yung mga na aapektuhan ng sexually transmitted infections and then improving the health of our young mothers and babies. At saka, Commissioner, yung smoking. Kasi napakataas niyan, lalo na sa youth. Don't start. Hindi lang stop smoking, kundi don't start smoking. Kasi pagtanda nyo, kaya dun tayo dun tayo babawian ng anong tawag? Sisingilin. Correct, Rod. Sisingilin. Thank you. Okay, napakagandang Opo, nag-approve po ng resolution din nga ang Commissioner Bank ng NYC. Opo. Para nga dyan sa edukasyon na kinakailangan na anti-smoking education. The need more anti-smoking campaigns, campaigns. Totoo, kasi masyadong yung pa rin po ang number one sa mga kalalakihan, yung mga number one cause of mortality among males, yung lung cancer. Lung cancer. Oo. So anyway, bumabata ang mga bumabata. Tapos tagabili pa rin yung mga bata, tagabili ng sigarilyo ng mga tatay nila.
Correct. Pagkatapos sa mga anak pa pinapasindi yung yung talaga nag-uumpisa. Oo. So, naku, napaka-challenging ng trabaho ng National Youth Commission at mabuti naman at meron naman malaman ng ating mga tagapakinig na meron naman talaga ng ahensya na tinatag ng pamahalaan para precisely to address the concerns and issues besetting our youth sector. So, maraming salamat po sa inyo, Commissioner Georgina Nava ng National Youth Commission, Commissioner representing Luzon Island. Thank you po, Commissioner Nava. Your parting words po para sa ating mga tagapakinig. Ayan. Sige po, Asik Bernie at Sarod at opo, ang mga tagapakinig sa Radyo Mo sa Nutrisyon. Nagpapasalamat po kami sa National Youth Commission dahil kami po yung inaimbitahan para magpakilala muli sa ating mga kabataan opo, at magbahagi ang ilan sa ating mga programa. Isa na lang po, pwede niyo po kaming ma-contact through Facebook. Meron pong Facebook page ng National Youth Commission. Sige po, i-friend namin kayo mamaya. nyc.gov.ph. At para po sa linggo ng kabataan, yan po mga 15 to 17 years old, pwede po kayo mag-post sa Facebook kung gusto niyo po maging boy or girl official ng NYC. Ayan. Sa second week po ng December during the linggo ng kabataan. Ayan. Okay. Oh, sige. I-friend din po namin kayo mamaya. Maraming salamat po muli, Commissioner Nava. Maraming salamat okay po. Okay. All right. Ngayon naman po ay i-announce na natin ang tatlong nag-text ng tamang sagot sa ating text question sino for na, the day. Sino-sino naman kayo at nagwagi ng tig-isang daang piso. Oo. Sana, mukha naman eh. Uh-huh. Okay, number one, taga Victoria Tarlac, si Aida Rosales at ang sagot niya ay December 10. Tapos pangalawa ay si Alpha Alvaro ng Cuba, Benguet. Oh, December 10 din ulit ang sagot niya. At saka ang pangatlo ay si Dolly Gutlay ng Santa Cruz, Laguna, December 10 din ulit. Puro babae. Puro babae. Congratulations sa ating mga lalaki, hindi aktibo sa ating mga non-winners. Natalo man kayo sa libreng bigaya ng load, panalo pa rin naman kayo sa kaalaman, di ba? Maraming salamat, dear listeners, sa inyong laging pag-share ng inyong Sabado ng Tanghali sa Radyo Mo sa Nutrisyon. At maraming salamat muli sa ating naging bisita na si Commissioner Georgina Nava. Okay, thank you very much po sa inyong mga suki, sa aming mga suki sa DZXL 58 kHz at viewers sa www.rmnnews.com. Lagi po kayong tumutok sa Radyo Mo sa Nutrisyon tuwing Sabado, alas 12:30 hanggang alauna ng tanghali. Pwede nyo rin kami maging friends sa Facebook. Click nyo lang po ang like. Hanapin nyo muna pala ang Radyo Mo sa Nutrisyon. Tapos friends na po tayo. In-like nyo kami, mga kasama. At kung nais nyo mapakinggan muli ang naging episode ngayong tanghali ay sa mga nakaraan pang episode, punta lang po kayo sa www.youtube.com/radyomosanutrition. One word. Ayun, tandaan mga kasama, dito sa Radyo Mo sa Nutrition, bubusugin namin kayo sa impormasyon. At sisiksikin namin kayo ng mga tip tungkol sa tamang nutrisyon. At tutulungan namin kayong iwaksi ang mga maling gawaing kumukontra sa mabuting kalusugan. Wastong nutrisyon, impormasyon. Solusyon, positibong aksyon. Tandaan lang po natin, malusog katawan, malusog na isipan, para sa malusog na mamamayan. Ang inyo pong lingkod, Health Assistant Secretary Bernie Flores. At ako naman po si Rod Marcelino, kami ang inyong mga kabalikan sa kalusugan at wastong nutrisyon. Dito sa Radyo Mo sa Nutrisyon. Malusog na katawan, nutrisyon ang kailangan. Malusog na isipan, nutrisyon ang kasagutan. Para sa malusog na mamamayan, wastong nutrisyon ang katuparan. Radyo Mo sa Nutrisyon, kabalikan niyo sa kinabukasan. Mula sa National